Darating mo yan? Hello? Sa sobrang talim na to, imposibleng hindi niya kayang putulin to. Let's see. 1 inch. Let's go. Boom! Easy! Magnetic. Hindi, kakabi ko lang tong isang ano. Kabitan mo. Okay, ilahin natin. Hanggang... Siguro hanggang... Geely Squadron. Pinaka-favorite kong helmet ng Geely helmet. Di pa nga ako nakakabawi sa mga motor ko. Hindi ko pa nga sila nasasakyan ulit. Meron naman tayong isang motor dito. Hindi akin yan. Pinahiram lang sa akin ng Suzuki yan. Dahil bukas ay pupunta tayo ng Bataan. Makikiride mo na ako kasi medyo namiss ko rin talaga yung pagmumotor. Alam nyo naman yan sa mga bago dito sa YouTube channel natin, eh ako ay isang looper, si Boy First Time ay isang moto vlogger na nasa kategorya ng pagmumoto travel. So nagbabiyahe tayo na malalayo, may mga loops tayo na ginagawa kasama ang Hampas Loopers, tapos yung mga pang personal na mga adventures na kasama si Watod. So dati puro motor lang ako, so ngayon nagmamotor tayo at nagbavan life. So, ngayong araw, tinitesting ko lang muna itong motor na to. Tapos sa mga susunod na araw natin, susubukan yung bago nating motor na bigay sa atin ng Kobe Motor Care and Sports. Woo! Kamusta kayo mga first-timers? Anong first-time ang meron sa inyo ngayon? Wala akong dilim. Diyos ko, lumibas yung aking kaitiman. Ngayong araw, ay hinga-hinga rin ako ng konti kahit paano dito. Ito yung lugar na bukod tanging lugar na nung pandemic, eh ito yung parang takas na lugar ko. Ito, nakakalabas ako ng bahay pero hanggang dito lang. Dito lang ako nakapalipad ng drone, dito lang kami nagbabanding ng mga kapatid ko. Usap-usap about buhay-buhay, ito lang yun, dito lang sa lugar na to. Tapos, naalala ko dati na nung pandemic na grabe, hinahate ako ng mga iba sa comment section na bakit pandemic, eh labas ka ng labas, ang layo-layo ng pinupuntahan mo, paano ka lumalabas, hindi ka nag-a-abide sa mga protocols, ganyan-ganyan. Eh yung bahay namin, eh andyan lang. Tapos, ang lapit-lapit lang nito, pwede nga ito lakarin, pwede bisikletahin eh. Anong nangyari? Kapag nasa bahay ako, papalipad ako ng drone, tapos transition ko, papunta dito, may drone na naman, pupunta ako sa andyan lang sa, kung saan saan, sulok-sulok lang, may drone na naman. So iniisip nila dati, na ang layo-layo na pinupuntahan ko, samantalang drone shots na ang lakas makadaya ng drone shots. Pero nung pandemic, ang mundo ko, umiikot-ikot lang talaga dito, sa barangay na to. Kasi may limitasyon. Naririnig ko yung mga tunog-tunog ng mga ibon. Hindi, sa totoo lang, magkwentuhan muna tayo. Sige, silip muna sa ating motor. Suzuki SV650cc naked bike na pinahiram sa atin ng Suzuki nga yan. Tsaka ang may-ari talaga nyan is sino pa may-ari nito? Motorcycle City ang nagmamay-ari ng unit na yan. Born to Ride. Yan ang gagamitin natin sa biyahe natin bukas. Bataan tayo. Mamumotor muna tayo habang si Watod ay nagpapahinga. Tapos mamaya makikita nyo si Watod, pumunta tayo ng bahay at may kakabit lang tayo sa kanya. Tapos siguro ipapamper ko muna, papa car wash ko muna siguro si Watod mamaya, di ko alam.
Kasi madilim yung panahon, eh, alam nyo naman, sumpayan eh. Kapag nagpa-car wash ka, ulan ang kasunod niyan. So, tignan natin. Pero, ayan, welcome back to Luzon! Ay, nasa syudad na naman tayo. Buti na lang talaga mayroong ganitong klaseng lugar dito sa Bulacan na kahit pa paano, eh, green. Palayan ba? Nakaka-relax, tahimik. Na, ano ba? Ang sarap ba sa isipan? Namimiss ko yung Katiil, namimiss ko yung Mindanao. Pero, ganun talaga. Babalik tayo doon. Anytime naman, pwede tayong bumalik doon. Okay, mainit naman na yung makina niyan. Let's go. Sorry Suzuki, sorry Motorcycle City. Alam ko didi-display niya to, pero nasa palayan ngayon. Yay, kayo mo yung first time yung pinahiram eh. Ano ba? Ginawang adventure bike, oh. Naked bike, let's go. Lakas! At least hindi siya sports bike. Nakaiwas tayo sa ngalay. Kasi kung sports bike ang pinahiram sa akin papuntang Bataan bukas, hindi na lang ako sasama. Sasakit ang aking katawan. Napakasimple lang ng motor, no? Parang akala mo yung talagang mga low displacement lang talaga yung interface nila, yung interface ng mismo motor kapag sa POV ng rider, no? Napakasimple lang. Halata mo lang dito malaki tangke. Who's your daddy? Who's your daddy? Power, let's go, ha? Malambot ang clutch. Sarap. Pwede. Lakas, ha? Lalay, ang preno lagi mas bigya sa harapan, hindi sa likuran. Uwi lang tayo ng bahay. Mamaya na to, enjoy ko muna to kasi itong motor na to eh, kailangan ko munang kasunduin to. At bago sa atin mag-drive ng ganito. Hindi naman na first time sa atin mag-drive ng sports bike, pero kailangan natin gamayin. Huwag tayong mag-feeling-feelingan. Pakikira lang po. Salamat! Sabihin na naman ng nanay ko, napakadami ng motor dito sa bahay. Saan mo na naman ilalagay yan? Rap, meron ako regalo sa'yo. Happy birthday. Kaya nga, April nga, April Fools. Joke lang. Big bike. Hindi naman akin yan, pinahiram lang sa akin. Opo, may motor na naman ako. May space pa ba para sa motor na eh? Wala, dito lang. Pero doon ko to iiwan sa ano, sa first time mo to. Hindi na to magkakasya diyan. Dito na nga lang, dito ka na nga lang. Oh, dito ka. Lumayo-layo ka muna. Welcome home mga first timers. Ayun oh, sikip-sikip ng grahe namin. Kumustahin muna natin ang ating mga motor. Di ko alam kung umaandar pa tong si T-Max eh. Ang problema ko di kasi dito sa motor natin, si Optimus. Hindi ko alam kung saan ko nalagay yung susi. Kaya hindi ko siya papainit. Siguro na misplace ko lang. Baka tinago ng duwende. Tapos, yun si Biyaya. Tapos ito yung regalo sa atin ng Kobe. Gusto nyo silipin? Silipin natin? Hindi ko ba nararide to eh. Mas inuna ko niride yung ibang motor kaysa yung motor na regalo sa atin. Pero babiyaya tayo dyan. Iniisip ko lang kung kailan, saan tayo pupunta na nakamotor. Pasilip ko lang sa inyo. Boom! Napaka-pogi, no? Honda XADV 750. Yan ang pinakabago nating big bike ngayon.
regalo lang sa akin ng Kobe yan. Hindi ko binili yan. Di ba meron tayong Spike, one na, no? Honda ADV-150. Tapos meron tayong tatay, Honda XADV-750. Yung lolo ng mga Max-Max, T-Max na meron dun. Yan silang dalawa dito, nakatambay lang. Samantalang tayo, eh, nababaliw tayo dito sa banda na maliit. Isa tayo ng ride kasama ang motor na ito. Delivery! Kanino yan? Kapatid ko. Kaya ang mga motor mo naka-stock man yung hindi nagagamit. Paano naman naging sayang yan? Eh di kung hindi siya nagagamit, eh di matagal siya maluma. Matagal siya maluma. Lagay mo sa kapitbahay mo yung magamit lang yun. Kung ikaw kapitbahay ko, okay na lang, huwag siyang magamit. Itutumba mo yan. Napakaliit nga ng motor na ibabangga mo sa poste. Yan pa kayong malalaking motor. Huwag kang ano dyan, Dr. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Kasi wala na yung motor mo. Ngayong araw, may gagawin na tayo para kay Watod. May in-order tayo. Na isa to sa mga lagi niyong kinocomment. Palagi na kung bakit walang kurtina ba si Watod. Eh, naka-tint naman yan. Heavy black yan. Hindi naman ako nakikita sa loob. Pero pag sinilip mo ng ganyan, eh, makikita ako sa loob. Pero hindi pa naman kompleto. Pero meron akong ilalagay dyan. Install natin. Dino, salama. Hindi, layo eh. Kala mo naman, napakaba na sa sakit. Laki. Ito ang project natin. Itong dalawang ito. Tingnan niyo si Watod ah, pag wala akong biyahe. Normal na upuan. Yan siya. 'Di ba? Tapos ito yung itsura ng nahigaan natin kapag hindi tayo bumabiyahe. Andiyan lang siya. I-install na ako. Huwag kang ano dyan. May in-order ako sa... Ayan. Ayan. Ang problema ko sa kanya, kapag natutulog ako, wala namang sumisilip pa. Pero huwag na natin antayin may sumilip. Pero minsan nagigising ako kasi minsan sinasandalan yung sasakyan. Nagigising ako na maaga. Ito ang solusyon dyan. Naghahanap-hanaparin ako sa Lazada or Shopee ng kurtina na pupwede. Kaso maliliit kasi yung mga bintana ni Watod. So kapag ginamit natin yung mga pangkotse, sobra-sobra. Ngayon iniisip ko kung yung bibiling ko na lang is yung parang metallic na parang pampigil sa araw, yung dinidikit lang. May parang may suction, para may ganito, tapos ididikit mo lang siya. Tapos pag tapos mo na gamitin, tatanggalin mo lang, tapos isasalansan, baka ganun na lang. Pero kailangan kong lagyan ito. At saka, yun nasa harapan. Ngayon ang problema ko, kapag kinabit ko to dito, eh, napaka-laki. Pambira. Hindi ko alam kung paano to. Kailangan putulan. So, ilalagay ko siya dyan. Kailangan, mga dito lang talaga. Dito siya nakakabit, so dapat dito lang. So, kailangan nating putulan wrap. So, kailangan nating tigo 1 inch. 1 inch dito, 1 inch dito. Oh. Wala na, sira na. Ikaw. So yan, hindi naman sa akin yun. So kailangan lang ito. Gratin mo yan? No. So, sobrang talim na to, imposibleng hindi niya kayang putulin to. Let's see. 1 inch, let's go. Boom! Easy! Effortless ah. Kabit na natin. Nakikinig naman ako sa mga comments nyo. Unti-unti ilang natin. Huwag bigla-bigla kasi... Basta! Kaya natin. Iba ang sukat nito eh. Sakto, para sinukat. No? Baka ganyan. Oo. Tapos kapag hinila. Saan yung panghila? Saan? Ano pala? Sakto lang. Ewan ko, kung lalagyan ko ba lahat? Kasi minsan gusto ko rin na nasisilip ko yung labas.
Huwag nilang siguro natin punuin lahat kasi may mga tinted talaga dyan na kahit anong silip mo eh madilim talaga. Kala kasi nila, Rap, walang tint. Magic tint kasi to. Sobrang dilim kapag nasa labas. Hindi mo makita yung tao pero kapag nasa loob ka, ito mo lahat. Clear na clear lahat. Tulad dito, yeah, visible, yeah. Pero pag sa labas ka, hindi mo ako makikita. And depende na sa sobrang silip yan. Okay, game. Try natin. Ang kapit naman. Hindi naman. Haba pa rin eh, no? Punin na sa baba. Ay, try mo rin. Try mo sa bukan. Tinatawag bang privacy? Ayan! Try ko ito, ikabit ah. Siguro ang sagad natin dito. Sagad na, sagad mo talaga eh. Straight ba? Ayan. Uy, sinira ko pa yata eh. Ang lalang. Sisirain mo pa eh. Ano? Ayan. Okay, sample hila. Boom! Sukat na sukat, Rap. Eh! Pabalik talaga yan. Hindi, kakabi ko lang itong isang ano. Kabitan mo. Naka-alarm ka pa. Hindi alarm yan. Ano? Yan, pwede na yan. Wait mo na ulit yun. Ito. Ayun na. Wait mo na ulit to, pati na ikabit to. Sa likuran. Yan. Tapos yung harapan. Sara din natin. Yan. So ganito ang mangyayari kapag nasa loob ako. Pagkatulog, tapos meron din dun. Pwede na rin naman na. Basta gusto ko pa rin may nakakasilip pa rin ako sa labas. Kasi mas napapraning ako ng hindi ko alam kung anong meron sa labas. Na, di ba? Dito, kurti-kurtina na lang. O yung parang may ganito rin. May parang dinidikit lang din. Tapos ipapasok mo. Yung mga square-square ba? Alam mo yung pang kotse? Parang ganun na lang siguro. O at least ngayon meron na tayo. O yun lang ang project natin ngayong araw na to. Yun lang ang in-install natin kay Watson. Ah, nice. Ngayon sa table mo sa labas. Kung okay na. Ano nilagay mo? Diba? Ayos. Ito ang kagandahan kapag nakamotor tayo. Mabilis ang under natin, ang oras. Mas nakakontrol natin. Ikot na lang ako. Pahiram lang! Ating mga kaibigan na ngayon na lang ulit natin nakita. Lakas! Sana hindi tayo ulanin bukas sa biyahe natin papuntang Bataan. Gusto ko talaga magmotor, grabe. Kahit pa paano, okay-okay na kaming dalawa. Medyo magkasundo na kaming dalawa ng motor na to. Uwi muna tayo. Isama ko muna kayo dun sa aking bagong secret place. Welcome to my secret place. Asa kayo, ituturo ko kayo. Ituturo nyo, akala mo naman talaga napakalaki. Yun. Bagong place para makapag-edit ako ng maayos. Apartment na editing studio na kung saan tahimik,
walang dumadaan ng mga sasakyan. Dati, sa bahay ako nag-e-edit. Tapos since nasimulan yung mga negosyo, nilipat ko yung editing ko sa shop. Ngayon naman, habang tumatagal, nagkakaroon ako ng problema sa sobrang ingay ng mga kalsada. Hindi ako makapag-edit ng payapa ba? Ayun, sakto na pagbalik ko dito galing Mindanao, sabi ko, kailangan natin kumuha ng ng panibagong place na tahimik para, alam niyo na, pagdating sa akin, napakalaking factor, malaking bagay para sa akin yung katahimikan ng isang lugar para nakakapagtrabaho ako ng maayos. So, nakakuha tayo ng panibagong place. Actually, yung mga gamit dun sa shop, inaayos. Pinagkukuha ko dun, tapos nilipat ko dito. Tapos, eto. Dito lang. Napakaliit na parang hindi pa nga tapos yung mga kailangan linisan dyan. Pero, hindi pa alam kung anong araw kumukuha ng basura dito. Ang dami ko talagang basura. Pero, at least ngayon, bagong space para sa atin. Ito, ang aking editing. Saan, at least, di ba? Mukha na talaga siyang editing. Dito ako nag-e-edit ng aking mga vlogs na pinapanood din nyo. Tapos, dito ako nag-preview. Once na natapos ko mag-edit, nag-preview ako dito sa malaking screen. Diyan din ako nanonood pagkatapos ko ma-upload. So, ayan. Napakaliit lang na lugar. Pero at least, di ba? Homey. May CR dito. Yung mga helmets ko nandito. Kahit paano, di ba? Maliit, pero ganda. Groceries, pag ano makakapagluto dito. May mga inumin para sa editing time. Tapos, yan, meron ditong laundry. And then, may kitchen. Tapos, dyan yung mga motor natin. May motor tayo dun sa bahay. Dyan ako nagpa-park ng ibang sasakyan. O at least ngayon, payapa na ako na makapag-edit. Welcome sa panibagong sabihin na nating bahay ni Boy First Time. Isang sikretong bahay na kung saan mapayapa ako na nakakapag-edit ng vlogs. Para makarir ko ba? Para tahimik. Ano masasabi nyo? Ganda, no? Napakaliit lang yan. Malawak lang sa video pero pag nasa personal kayo, sobrang liit lang ang space na to. So, ayan. Dito ko na tatapusin yung aking vlog. Dapat magsistay pa ako ng matagal sa Mindanao. Pero kailangan kong bumalik agad. Kasi nga, meron tayong inaasikaso na shop ngayon na pinapagawa. So, kailangan yung presensya ko. Sabi ko, aalis nga ako agad. So, yun pala, kailangan kong tutukan muna yung pag-aayos ng bagong shop. So, kasi kasuhin ko lang and then siguro mag-spend time muna din ako ng oras para sa pamilya ko muna bago ako barangkada ulit kasama si Watod. Syempre, mix pa rin 'yan. Minsan nagbuong motor tayo, minsan mag-van tayo. Especially kapag ulan ng ulan, mag-van tayo. Pag kailangan nating lumayo, mag-van tayo. Mag-van life tayo. Pero kung daily na routine na kung anong ginagawa ko dito dahil hindi ko rin naman po pwedeng iwan ang pag-vlog kasi nga endorser tayo ng isang brand ng helmet, ang GD Helmets, is kailangan nating mag-motor. Pangalawa, meron tayong mga helmet shops. Kung iiwanan ko ang motovlogging, kung iiwanan ko yung pag-motor, maapektuhan yung negosyo, pati sa sarili ko. Pero hindi naman tayo tututok doon. Kay Boy First Time, adventures tayo. Moto travel, moto adventures, mapamotor man tayo o mapa-fan kasama si Watod. Ayusin ko lang yung mga bagay-bagay. Ganun pa rin ang upload natin, sisikapin natin. Every other day, meron tayong upload kasi gustuhin ko mag-daily tulad doon dati. Isipin mo nakapag-daily ako ng almost 3 years daily. Gusto ko siyang ibalik pero sa ngayon, medyo masikip ang mundo natin kasi marami na tayong inaasikaso. Push natin yung every other day. Okay? Babiyahe tayo very soon. Biyahe tayo kasama si Watod. At, ilang araw na lang, Pasko na. So, mag-ready-ready na rin kayo para sa mga inaanak nyo, para sa pamilya nyo. Ito na yung panahon na buong taon, puro tayo kabisihan. Pero, syempre, sana pag Pasko, magbigay na tayo ng oras. Maglaan tayo ng oras, panahon,
para sa pamilya natin. Kasi yun naman talaga ang spirit ng Christmas. Dapat ang pamilya buo.